At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ito, Karyong, may picture kayo ni Veronica. At ayon sa post, may lim na naman daw kayong relasyon. Baha, walang katotohanan yan. Paninira lang lang sir sa akin yan eh. Parang hindi ka na nasanay punyang sa mga ganyan. Lagi na lang ginagawa yan sa akin eh. Sinungaling ka, Karyong. Sinungaling. Harap-harapan na ang panluloko mo sa akin. Ayop ka. Talagang puputulin na yung batuta mo. Dahil sobra ng matulis. Una, si Kulasa, tapos si Shirley, si Veronica, si Tintin, at pati si Biba ang pinatulan mo. Ngayon, binabalikan mo na naman si Veronica. Ano ka mo, aling punyang? Pakiulit nga. Rudolph, mabuti naman na nandito ka para magkaalaman da. Rudolph, Gwen, huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yan, hindi. Rudolph, ikaw nang bahala sa matandang ito. Sige, bugbugin mo. Dahil lagi niyang pinakikialaman ang asawa mo. Lagi silang nagmumutel. Mamaya, nabuntis niyang asawa mo. Sinungaling ang sinasabi. Walang katotohanan yan po niyang. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Bakit ang ingay-ingay mo dyan, Punyang? Nagpapahinga ako dito sa opisina ni Mayaw. Kuya, mabuti naman. At lumabas ka. Sige, mabuti na siyang magkaharap-harap kayo para magkaalaman na. Bayaw, ano bang sinasabi nitong pangit na Punyang na to? Bayaw, nakita daw niya sa social media na sinabing may relasyon daw kami ni Veronica. Pero walang katotohanan yan, Bayaw eh. Sinisira lang ako ng mga kalaban ko. Alam mo yan, Bayaw, na walang katotohanan yan. Alam mo rin na maraming galit sa akin kaya ginagawa yan. Tama naman ang sinabi ni Kapitan. Dahil hindi rin ako naniniwala dyan eh. Dahil napakabait ni Kapitan. Rudolph! Ikaw talaga, Punyang, ha? Hindi ka na tumitigil sa pag-aaway mo kay Bayaw. Tumigil ka na. Pero kuya, may nag-post na may relasyon daw sila ni Veronica. Pati si Tintin daw. Tama na! Sobra ka na, Punyang. Kung hindi ka kayang sakta ni Bayaw, ako, kaya ko. Bubugbugin kita para tumigil ka na. Aray ko! Kuya! Mabuti nga yan sa inyo, aling Punyang. Sobra ka na kasi. Masyado kang kismosa. Siguro naman eh, madadala na si aling Punyang sa pang-aawa niya kay Kapitan. Sana nga, Rudolph. Sobra na kasi ang kapatid ko. Naawa na ako kay Bayaw. Noong una, galit ako kay Bayaw kapag nagsusumbong sa akin ang kapatid ko. Pero nang nandito na ako, nakita ko na ang kapatid ko pala ang mali. Kaya hayan, kung minsan eh, nasasaktan ko na siya. Pinalayas ko na nga siya noon eh, pero bumalik din. Sana magbago na si aling Punyang. Siyang nakakasira kay Kapitan eh. Oo, alam ko yan, Rodolph. Siya nga pala. May ipapakiusap sana ako sa iyo. Ano yun, Vice Mayor? Alam ko kasing maraming gustong manligaw kay Tintin dahil isa na siyang guro. Pwede bang pakibantayan siya? Ayaw kong may mambabasto sa kanya eh. Huwag kang mag-alala, Vice Mayor. Makakaasa ka sa hiling mo. Maraming salamat sa iyo, Rudolph.
mabilis talaga. Baaliwala na ako ngayon kay Kagawa Dasyong. Sina Boy at Munjing ang lagi niyang inutusan. Tapos, bibigyan ng pera. Pero ako, hindi na kinakausap. Samantalang ako ang nagpapakain sa dalawa. Eh, kapag ako'y nainis, lalasunin ko ang dalawang abnoy na yon. Para ako na muli ang hihingan ng serbisyo ni Kagawa Dasyo. Insyang! Eh, sino ka? Ako ang iyong konsensya. Huwag mong gawin yan. Masama yan. Malaking kasalanan sa Diyos. Ha? Ikaw ang aking konsensya? Eh, nako, ang pangit mo pala. Huwag mo akong pintasan. Mas pangit ka sa akin. Basta huwag mong gawin yan, kundi babatukan kita. Wala na siya. Nako, napakapangit pala ang aking konsensya. Veronica, kumusta na? Anong balita sa post na naman nilang may relasyon kay ni Cap? Ah, okay na, Pining. Nasolve na ang problema. Nag-usap-usap na sila kahapon. At nasampal na naman ni Vice Mayor si Aning Punyang. Ha? Nasampal na naman? Bakit? Ano bang nangyari? Ayon sa kwento ni Rudolph, pagdating daw ni Kapitan sa bahay nila, sinalubong na ni Aning Punyang nang kung ano-anong masasakit na salita. Nakabit daw niya ako, pati si Tintin daw. Eh, tamang-tama. Dumating sila Rudolph at Vice Mayor agatun doon. Anong sabi ni Vice Mayor at Rudolph sa post na yon? Hindi nila pinaniwalaan. Sabi nila may naninira lang daw kay Kapitan. Ayaw pa rin tumigil si Aning Punyang sa kadadada. Kaya, nasampal daw siya ni Vice Mayor. Hayun, nanahimik bigla. Ganun ba? De, wala nang problema ngayon. Wala na, Pining. Kaya lang, nakiusap daw si Vice Mayor kay Rudolph. Napuntahan ko raw daw siya sa bahay nila o sa opisina niya para masahiin. Pero ayaw ko kung magmapamasahi siya. Doon na lang sa barangay hall pumunta. Eh, gusto kong minamasahi ko siya, eh, kitang-kita kami ni Kapitan. Nako! Dalawa na naman ang itinuring mong tatay-tatayan. Oo, Pining. Pero si Kapitan na talaga ngayon ang tatay-tatayan ko. Itinuturing ko siyang parang tunay na tatay. At ganun din siya. Itinuturing din niya akong parang tunay na anak. Yun lang, Pining. Nako, tayan na naman ang mga marites na ito. Sibut na naman ang pinag-uusapan. Ang puso ko'y nagdudugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ka na magkatabi kayo. Tawi na! Hoy, ikaw pala, Aling Punyang, kumusta ka na? Bakit ganyan ang itsura mo? Lalo kang pumangit ngayon. Ay nako, kung ganyan na ganyan ang ginagawa mo, pinababayaan mo ng sarili mo, hindi mo mapipigilan si Kapitan na humanap ng ibang babae na medyo may itsura. Ay, Darwinda, bigyan mo nga ako ng serbisya. Yung matapang, yung marka sapatos ng tigre, o leon. Nako, wala akong serbisya na gano'n, Aling Punyang. Ano ba yan? Hindi ka pa nakakainom eh. Mukhang lasing ka na. Oh, ano bang problema mo? Marami at mabibigat.
Sige na, Darwina. Bigyan mo na ako ng serbisya. Kahit anong brand. Basta serbisya. Gusto kong magpakalasing ngayon. Talaga yatang hindi ko na kahit dalhin ng problema ko. Huwag kang magpakalasing, Aling Pulyang, ha? Mabuti pa, bibigyan kita ng serbisya. At ikwento mo sa akin ang problema mo. Oh, kailangan may outlet ka, ha? Para hindi ka masyadong mabigatan sa problema na yung dinadala. Ay, sige, bigyan mo na ako kagad. Para makapagkwentuhan tayo. At sasabihin ko sa iyong lahat ang problema ang dinadala ka. Sige. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine. Nasisira na yata. Nagbabagat ang pangit. Kapag umiyak, lalong saksakan ang pangit. Ay, Darwina. Sabayan mo akong kumanta. Para mabawasan ng konti ang sakit ng loob ko. Kantaan natin yung isa pang kanta na paborito ko. Ano ba yung isang kanta na paborito mo, ha, Aling Punyang? Kinanta ito ni Bonitila. Ito, sabayan ba ako? It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. Come on, Darwina. Sabayan mo na ako. Ayoko ang kantang yan, Aling Punyang. Dahil naaalala ko ang dati kong boy leads ko. Ang mabuti pa, ito ang serbesa mo, Aling Punyang, para mas lalo kang pumangi. Ang saya-saya ko ngayon, pare Alsyong. Nagtagumpay tayo sa plano. Pare Adong. siguradong nag-away-away na sila. Baka binubugbog na nila si Kario ngayon. Lalawa silang mambubugbog sa kanya. Si Vice Mayor Agaton at saka si Rudolf. Nako, masisira na ang karangalan niya. Mabubunyag ang kalukuan niya. At pagkatapos, makakarating pa kay Senador Idol Jubeno sa programa niyang Wanted sa FB. Matutuldukan na rin ang mga masasayang araw niya. Tayo naman ang magsasaya. Ubusin na natin ito laman ng bote. Magbubukas tayo rin ng panibago, ha? Ikaw? Sige. Ayan. Ang plano ninyo, hindi kayo nagtagumpay. Ano? Barangay natin. Di ba, mga kasama? Binabati kita kagawad gusteng. Napagatahimik ng ating barangay ngayon. Malapit na ang pista ng bayan. Palagay ko
makakakuha tayo ng award para sa pinakamatahimik na barangay sa buong bayan ng Nangisayan. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Kapitan. At doon din sa tulong ni Rudolph sa akin. Pinagmamalaki kita dahil makakakuha ka rin ng award mula sa ating butihing mayor. At baka bibigyan ka rin ng gobernador ng award. At balita ko pati si Senator Jovino magbibigay din ng award. Utang ko sa loob sa'yo, Kap. Ang karangalang matatanggap ko. Dahil ikaw ang nag-unyok sa akin para magamparan ko ng maayos ang pagpapatupad ng peace and order sa ating barangay. At doon din kay Rudolph. Isa siya sa nagbigay ng advice para magtagumpay ako. At binabati ko rin kayo, mga kasama. Makakatanggap kayong lahat ng award bukod doon sa dalawang traitor na kagawad natin. Maraming salamat, Kap. Napakahusay mo. Ito naging kapitan. Kung ganito lang sana, ang samahan natin, marami tayong magagandang proyekto na magagawa. Kaya lang may balakid . Kaya nasisira lagi ang mga magagandang plano natin. Yep, wala nang hihigit pa sa iyo ang pamumuno dito sa ating barangay. Susunod na lalang pambarangay 2025. Ikaw pa rin ang aming kapitan. Di ba, mga kasama? Salamat sa tiwala ninyo. Paghandaan natin ang pagtanggap natin ng award mamayang gabi. Bumalik kayo rito para sa isang munting kasiyahan. May bisita tayo. Darating ang mga kasama nila Mayor. Kaya wala na tayong problema sa inumin at pulutan dahil magdadala raw sila. Ayos, Kapitan! Ayos! Buisit. Nabigo tayo, pare. Kailangang masira natin ang administrasyon ni Karyong. Sana, pare. Pero paano? Nabigo na naman na tayo. Kagawad, kagawad. May nalaman uli ako tungkol sa mga kasama ninyong kagawad. Ano yun, boy? Naku. Paparangalan pala silang lahat. Lalo na si Kagawad Gusting. Kaya napatahimik daw niyang barangay ng Hingaluan. Ano? Sila lang ang mapaparangalan? Kaming dalawa ni Kagawad na doon, hindi? Talagang hindi, Kagawad. Sila lang. At pupunta rin ang mga kaibigan nila mayor sa barangay hall mamaya. Magkakaroon sila ng kasiyahan. Magiinuman sila. Ano? Ha! Kung ganon, mag-iisip tayo ng paraan para masira ang pangalan nila. Ano ang iniisip mong gawin natin na pare Asyong? Mag-iisip pa ako. Ano kaya ang magandang gawin para masabotahi ang gagawin nilang palangal? Ano kaya kung batuin natin ang bubo ng covered court mamaya habang nagkakasiyan sila, pare? Wag, delikado yung iniisip mo . Baka mahagip tayo ng CCTV . Lalabas na tayo pa yung kahiyahiya. Ano kaya ang gagawin natin para hindi sila makaporma? Tama. May naisip akong paraan, Paredo. Alam ko na. Alam ko na. Sabihin mo naman sa akin, pare. Ano yung naisip mo? Ano? Makinig kayo, boy. Tawagin mo rin si Bunjeng para marinig din niya ang sasabihin ko. Bilisan mo! Mga kabarangay, sige, magsaya lang po kayo!
Sa bayan po ninyo ang tumutugtog ng orkestra na donasyon po ng ating butihing congressman, si Congressman Russell Sumera. O mga barangay officials, sumayo na po kayo. O ayun o, sumasayo na pala mga CBO natin. Sige po mga kabarangay, sulikin natin ang gabing ito. Alam nyo ang gagawin ninyo ha? Huwag kayong mahiya. Alam nyo na. Oh kagawad, sige kami nang bahala dito. Huwag kang mag-alala kagawad. Masasabutahin ang kasayahan yan. Pati mga tumutugtog na orkestra na yan, magtatakbuhan yan. Magsisiuyan na sa gagawin namin ni Boy Sibuyas. Oo kagawad. Oh. Sasamantalayin na namin ng pagkakataong ito habang abala sila sa pagsasayawan. Sige na, halis na kami ha. Halika na pari Adam. Lumayo na tayo dito. Bahala na sila Boy at si Boy Sibuyas ha. Tayo na. Sige, Bonjing, umpisan natin paputukin ang progress na to. Sige, sindihan na yung mitya, pati ang Goodbye Philippines, pasabugin lang. Tagumpay kaya sina Kagawad Dasyong at Kagawad Adong. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!